Nalalapit na ang Holy Week at sa karamihan sa atin, ito'y isa na namang mahaba-habang bakasyon para tayo'y makapasyal. Kadalasan sa mga beach, Baguio o kaya sa mga lugar na nag-o-offer ng retreat o pilgrimage ang pinupuntahan. Ngunit saan man tayo magpunta, nandiyang kasama natin ang tag-init sa biyahe. Dahil nga sa summer, maaari tayong makaranas ng dehydration. Ayon sa WebMD, ito'y isang kondisyon kung saan mas marami tayong inilalabas na tubig sa katawan kaysa sa ipinapasok. At pwede natin itong ikamatay kapag nasobrahan tayo nito. Ang mga sintomas o senyales ng dehydration ay increased thirst, weakness, dizziness, palpitations, confusion, sluggishness, fainting, inability to sweat, at decreased urine output. Kaya mahigpit tayong pinapayuhan na dapat palaging uminom ng tubig tuwing summer. At kaugnay nito, may mga nagsasabi din na dapat mahigit sa 8 baso ng tubig ang kinakailangan ng inyong katawan sa tag-init. Pero dapat ba o hindi? Ayon sa Refinery29.com, ang pahayag na dapat uminom ng 8 baso sa isang araw ay hindi na raw totoo. Actually, karamihan daw ng doktor ay nagre-rekomenda ng 2.2 liters of water per day para sa mga kababaihan at 3 liters naman para sa mga kalalakihan kapag sila'y nasa wastong gulang na. Ngunit ito'y hindi pa rin absolute dahil hindi lahat tayo ay pantay-pantay ang pangangailangan ng tubig sa katawan. So kung ganito, ano ba ang dapat natin gawin para makaiwas ng dehydration sa summer? Ayon pa rin sa Refinery29.com, mas maigi nang gumawa ng preventive approach. Uminom na lang ng tubig kapag ika'y nauuhaw. And that's our Health Mythbuster for today.